والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa Islam, inshallah, nandito naman po tayo para magbigay ng islamikong pagpapayo patungkol ito sa kahalagahan ng Zakatul Fitr. Opo mga kapatid sa Islam, malapit na patapos ang ating mahal na Ramadan. Buhan kung saan napakabiyaya dahil sa mga pagsamba, sa pag-aayuno, sa Qiyamul Layl, mga tahajjud, mga tarawi, at iba pang mga uri ng pagsamba na nagbibigay ng lambot at takot sa ating mga puso. Kaya po mga kapatid sa Islam, napakaganda talaga na nakisabay ka sa biyaya ng buwan ng Ramadan, na merong takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na merong pag-asam sa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa piling ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi buwan kung saan napakabiyaya na nakakadena sila sa mga satanas para mabuksan ang pagkakataon mo na lalapit ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po mga kapatid, dahil malapit na matapos, ay merong binigyan naman tayo ng pagkakataon o kaya binuksan na naman ang pintuan ng kabutihan para sa merong kakayahan na magbigay ng Zakatul Fitr. Opo mga kapatid sa Islam, ang kahulugan ng Zakatul Fitr ay napaganda. Ang zaka, ibig sabihin dyan, kalinisan, pagpapadalisay, o kaya karagdagan at paglago. Kaya dahil doon ay dapat linisan natin ang ating mga pag-aayuno, ang ating siyam. Dahil po ay kailangan umabot ito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na napakadalisay mula sa ating mga sarili. Kaya ang Zakatul Fitr mga kapatid, kawag-gawa ito sa mga ari-arian natin. Kaya binuksan talaga ng Islam ang itong pagsamba. Ha? Kasi nga ito ay para gagaan ang iyong lambot o pang ipakita na ang puso mo ay dalisay at malambot na sa takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ay binibigay mga kapatid. Ha? Kasi nga ang pag-aayuno ay gusto talaga natin makarating kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na perpekto. Ha? Dahil panlinis ito ang Zakatul Fitr sa ating mga sarili, pati sa ating kaluluwa. Ha? Sa mga nagawa nating kakulangan sa pag-aayuno. Kasi hindi nga naman tayo perfect. Ha? Nagkakamali po tayo mga kapatid. Dahil sa pagkakamali na yan, ay binigyan din ng lunas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na binuksan niya po ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Kaya ang Zakatul Fitr mga kapatid ay ginawa po ito obligasyon, wajib din mga kapatid, ha? Sa sino mang merong kakayahan, ha? Kasi nga merong isang ano dito, isang ha? Kaya katulad sa inulat ni Ibn Abbas, radiyallahu anhu, na ginawa obligasyon ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr bilang panlinis sa nag-aayuno mula sa walang saysay na pananalita at kalaswaan at pagkain para sa mga mahihirap. At ang sino mang nagbigay nito bagong Salatul Eid, ito ay katanggap-tanggap na zakah. At ang sino mang nagbigay nito na pagkatapos ng Salatul Salatul Eid, ito ay kawanggawa mula sa kawanggawa. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid Islam, ay ginawa talagang wajib ng mahal natin Propeta Muhammad SAW. Basta meron ka lang kakayahan. Kasi nga para talaga ito sa mga may kakayahan, sa mga na mag-aayuno. Kaya katanggap-tanggap talaga mga kapatid na kawanggawa ito. Basta binigay mo before ng Salatul Eid, no, Idul Fitr natin mga kapatid. Kaya dahil doon, tuhratun lis-sa'im, no?
panlinis talaga to sa mga nag-aayuno, o sa kanilang mga nagawang usay walang saysay na pananalita. Kasi nga, hindi naman tayo anghil na napaka-perfecto. Nagkakamali po tayo. Kaya para pangtugon doon, pangtapay doon sa ating mga nagawang mga kasalanan po, mga kapatid. Allahu Akbar. At ito pa, mga kapatid, ang Zakatul Fitr, mga kapatid, na katulad sa hadith ito, ang Ibn Umar radiyallahu anhu, ana Rasulullah s.a.w. amara bi Zakatul Fitr an tuadda kabla khurujin nas ila salah. Na inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na inutos ng mahal natin Propeta Muhammad s.a.w. ang Zakatul Fitr na ibigay pag, na bago lumabas ang mga tao tungo sa pagdarasal, isinalaysay ni Muslim. Kaya meron po tayo talagang tinatawag na oras, mga kapatid. Ang oras ng Zakatul Fitr ay bago lumabas ang mga tao sa kanilang pagdarasal. Allahu Akbar. Kaya iunawain natin ito, mga kapatid, kasi nga ito ang Zakatul Fitr na ito, mga kapatid, napakaganda talaga. At meron dito isa sa mga pagpapaliwanag ng mga ulama. Sabi dito, sagadakatun ma'lumatun bimikdarin ma'lum min syaksin maksus bisurutin maksusa antaipatin maksusa. Na, dito sa paliwanag ng mga ulama natin, mga kapatid, na isang nakatakdang halaga na kawanggawa na mula sa partikular na tao sa ilalim ng mga partikular na kondisyon para sa mga partikular na mga pangkat. Kaya napakaganda ng paliwanag dito, mga kapatid, kasi nakatakdang halaga talaga ang Zakatul Fitr. Ha? Kung sa ano pa sa sukatan ng mga nauna sa ano yan siya, parang kahon yan. At kinilo ngayon na umabot sa something 2.7 o 2.5, basta ganyan ang ano yung sukatan sa kiluan. Kaya ang dati ganun din ginagamit natin, gumagamit din tayo ng mga gatang. Kaya ang Zakatul Fitr, mga kapatid Islam, panlinis talaga yan, kasi word pa lang zakah, kasabi ng Allah, kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbika fasalla. Sinabi ng Allah, tunay na nagtagumpay ang sinumang nagpakadalisay. Kaya nagpagpapakadalisay po ito talaga, mga kapatid. At inalala ang pangalan ng kanyang Panginoon at saka nagdasal. Kaya zaka, mga kapatid, dapat magzaka talaga kasi pagpapadalisay talaga yun ang ating kaluluwa at ating kayamanan, ating sarili at lahat na naukul dyan. Ha? Dinadalisay. Kaya ang zaka, mga kapatid, napakaganda sa pagbibigay. Ha? Tapos ito pa, mga kapatid, ang hikma talaga to ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay panglinis sa ating kakulangan. Ha? Sa mga nag-aayuno, mula sa kanilang kalaswaan, sa mga walang saysay na pananalita at sa mga nagawa nilang kasamaan. Allahu Akbar. Kaya binuksan talaga ganitong kagandahang pintuan para sa pag-ano natin. Tapos ito ay pagpapakain sa mga mahirap. Yun pala, mga kapatid. Kasi nga tayo, nakatikim na tayo ng kalam ng sikmura, panghihina dahil sa gutom, paghahanap ng tubig dahil sa sobrang pagkauhaw, pero pinipigilan mo. Ganon din ang nararamdaman ng mga mahihirap, mga kapatid. Ha? Gusto nilang kumain pero wala silang kakayahan na bumili ng kanilang makakain. Dahil dyan, binuksan sa sarili mo para mawala ka sa tinatawag na pagiging maramot. Kasi nga sakit yan sa puso na hindi ka makaramdam ng ano ang nararamdaman ng mga mahirap. Allahu Akbar. Kaya dahil dyan, mga kapatid, binuksan talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Zakatul Fitr, ha? Bilang papatunay na ikaw talaga ay sumusunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merong isang hadith dito na an Ibn Umar qal amarana Rasulullah SAW an nukhrij Zakatul Fitr as kulli sagirin aw kabirin aw hurrin aw mamlukin sa
min tamrin aw sha'irin wa kana yu'ta ilayhim bisabik wal laqit na wal aqib fayaqbalunahu minhum aw kunna nu'mar an nukhriju qabla an takhruju ila as-salah fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqsimuhu bainahum wa yaqul agnuhum an tawafi hadzal yawm ha? Dito sa inulat ni Abu Bayhaqi na inulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na inutusan kami ng mensahero sallallahu alaihi wasallam na magpapalabas kami ng zakatul fitr sa bawat maliit. No, tingnan niyo, bawat maliit, bilangin talaga, o malaki, o sa malayang tao, o sa alipin ng isang sa. Ang sa, yun yung tinasama sa inyo, gatang yun siya, gatang. Ha, parang box siya na pagsukat niya dati. Na, na ano nila na total na, 2.7, ha, something kilo, ha, mula sa tamar o barley. Hmm? At dati, binibigyan sila ng mga pasas at akit. Akit, ibig sabihin, ay pinatuyong gatas yan. Yung ganun mga pagkain dati, mga, kung ano pa, kung isipin ito, mga pangunahing pagkain ng mga nauna. Kaya, ang mga zaka natin, ay sa pangunahing pagkain, katulad ng bigas, o ano pa dyan, mga harina, o ano pa dyan, mga, basta pangunahing pagkain. Tapos, at saka tinanggap nila ito mula sa kanila. At dati ang inutusan kami sa pagpapalabas dito bago pa kami lalabas tungo sa Salatul Eid. Ha? Kaya inutusan sila ng Prophet Salam na magbabahagi nito sa kanilang pagitan. At siya'y nagsasabi, payamanin niyo sila sa pagmamalimo sa araw na ito. Isinalaysay ni Bayhaqi. Lawak rin ninyo mga kapatid. Dapat sa araw na yun ay walang magmamalimos. Ha? Siyempre, sa sobrang gutom, kailangan talaga magmalimos sa mga may hirap. Ha? Ganun na ganun mga kapatid, kinakapalan talaga nilang mga mukha para makakain lang, para matugunan ng kanilang pangailangan, para mabigyan lang ang pag, ang kanila, o kaya mapasukan lang ng pagkain ng kanilang mga sikmura. Dahil doon mga kapatid, dahil dyan, iano na lang, magbigay para maging masaya lahat mga kapatid. Allahu Akbar. Ito'y tungkulin ng mga mayayaman, tungkulin na mayroong kakayahan sa kanilang buhay. Allahu Akbar. Dapat matugunan talaga mga ganito mga tao. Kaya ang zakatul fitr mga kapatid, para talaga sa mga Muslim to. Kasi mga Muslim, sila ang sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na meron silang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at meron silang inuukulang pag inuukulang Diyos sa pagsamba. Itong napaka-importante sa mga pagbibigay ng zakatul fitr. Dapat Muslim ka muna. E kung hindi ka kasi Muslim, saan mo pinagbibigay yung mga paggawang-gawa? Para lang sa pamilya. Sayang yung ginawa mo. O masakit pa sa lahat, sa ibang Diyos na binigyan mo, subhanallah. Napakasakit yun. Kasi nga, ibang Diyos, hindi naman yung Diyos talaga na tunay. Yun, huwag na Diyos, tapos yun ang inuukulan mo ng pagsamba. A'udhu billah. Sa araw na pag-ukom, tatayo tayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, tatanungin kasi saan ka nagsamba, dinuro mo yan sa harap talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa harap ng tunay na Diyos. Kaya napakalaking ang kalapastangan ng pinanggagawa mo. Kaya dapat mga kapatid, unawain muna natin na dapat Muslim na Muslim para meron kang ikhlas sa pagsamba, na meron kang pagsunod sa pagsamba. Kaya yun ang isa sa mga kondisyon kung paano magbigay ng zakatul fitr. Na dapat Muslim ka muna para meron kang tamang hangarin sa pagsamba mo, na inukulan mo ng pagsamba. Tapos, ang zakatul fitr, sabi ko sa inyo, para lang ito sa mga may kaya sa buhay. Kasi lahat nga magbibigay. Kung lahat magbigay kahit mahirap, subhanallah, sino na lang bibigyan natin? Ha? Kaya itandaan nyo mga kapatid, ang kapuspalad o isang kahit isang tuka, hindi yan dapat sila magbigay. Huwag mong gawin o tungkulin o obligasyon sa mga kapuspalad. Ang mga dukha, wala nga makakain, tapos iutusan mo pa magbigay ng zakatul fitr. Hindi. Hindi po ganun sa Islam. Ang turo sa atin, ang meron lang kasapatan o kaya meron lang sobra sa kanyang kinikita. Ha? Tapos ito pa mga kapatid, isa sa mga kondisyon din, dapat bago matapos ang buwan ng Ramadan,
ng dalawang araw. Allahu Akbar yun. O ngayong araw na ito, ha, pwede na tayo magpalabas ng Zakatul Fitr. Ha? Kasi bukas 29, yun, pasok ka sa 28. Inshallah, wala. Yun, isa sa mga ano. Kasi nga, merong isang ano dito, isa sa mga ginawa ni Ibn Umar. Ha? Sabi dito sa hadith ni Ibn Umar, Ibn Umar, kal, amarana Rasulullah SAW bi Zakatul Fitr an tuadda qabla khurujin nas ila salah. Qal fa kana Ibn Umar yuaddiha dha qabla dhalika bil yawm aw yawmayn. Nito inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na inutusan kami ng mensahero SAW ng Zakatul Fitr at magbigay bago makalabas ang mga tao tungo sa Salatul Eid. At dati si Ibn Umar radiyallahu anhu ay nagbibigay nito bago pa ng isang araw o dalawang araw, isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dyan sa ano na yung mga kapatid, yan isa sa mga patulay talaga yan. Na, mga nauna mga kapatid, napaka ano nila, napaka seryoso talaga nila mga kapatid. Kaya kukunan natin sila ng leksyon kung paano nila pinapalabas ang Zakatul Fitr. Katulad ni Ibn Umar na pinalabas niya isang bago ng isang araw o kaya dalawang araw. Kaya ito ang pagkakataon natin ngayon mga kapatid sa 28 na tayo ng Ramadan. Yun, magpapalabas na tayo ng Zakatul Fitr. Bigyan natin ang mga mahihirap na. Kasi nga sila kawawa naman, kapos palad na, at ang magbibigay natin, inshallah, maubusan man ang kanilang ang pananakit sa ang buhay nila. Na? At sabi ko sa inyo, sa ito mga kapatid, ang sukatan talaga, ang palukat ng tinatawag natin ang zakah. Ha? Na inulat yung Umar na itinalaga ng misahero SAW sa mga tao ang Zakatul Fitr sa Ramadan ng isang sa, tingnan nyo, sa Ramadan ng isang sa, mula sa datilis o sa ng barley sa lahat ng taong malay o aliping, lalaki o babae mula sa mga Muslim, isinalaysay ni Muslim. Kaya dyan sa mga hadith na yan mga kapatid, patunay talaga ito na sa ating, kaya alhamdulillah sinukat ito ng mga ibang ulama, 2.7. ha? Inshallah, pataas dyan, mas may ng mga 3 kilo. Basta ito, yun lang, magano ka dyan sa takot natin kay alas manawat na lang. Iba nga, nagsabi 2.5. O, ano pa dyan. Basta, sa talaga ang sukatan. Ha? Wala, tayo, kasi ngayon, hindi na tayo gumagamit ng mga ganun, mga gatang. Gumagamit na tayo ng tinatawag na kilo. Ha? Kaya yun. Kaya yun ang mga kanilang panukat dati sa panimbang nila. Ha? Mga naunang mga tao, ganun sila eh. Wala naman kilo, hindi naman uso mga kilo-kilo na yan. Ang gatang talagang ginagamit nila. Kaya, yun ang isa sa mga ano natin mga kapatid. Kaya, tapos huwag mong haluan talaga ng mga kalukuhan ang pagbibigay mo. Ha? Kasi nga, napaka-importante yan na pagsambat. Tapos haluan mo pa ng mga kalukuhan. Ha? Sabi ng Alas Manawatala, wala tayang mamul habitha min nutunfikun. Ha? Sabi ng Ala, at huwag ninyong hangarin ang marurumi mula rito para sa, para inyong gugulin. Ha? Kaya huwag ninyong haluan ng mga kalukuhan niyo mga kapatid. Kung magbigay tayo, dapat bukal sa ating kalooban. Na, ito ay para lamang kay Alas Manawat Ala. Tapos, magano ka, mumili ka doon sa mga pangunahing pagkain. Hmm? Alhamdulillah, sa ating Pilipinas, alam natin anong pangunahing pagkain natin. Ang bigas. Ha? Kasi nga, ito yung kinakain ng pang-araw-araw. Lalagyan na lang ng ulam. E kung nagbigay ka ng Zakatul Fitr na bigas, tapos sinaluan mo pa ng ulam, Allahu Akbar. Ha? Grabe talaga ang pagdadakila mo sa mga ritual ng Islam, sa mga pagsamba sa Islam. Allahu Akbar. Ha? Kaya, yun ang isa. Basta importante, nagbigay ka ng pangunahing pagkain. Huwag mong magbigay mga ulam lang, mga sardinas, mga noodles. Hindi ganun ang Zakatul Fitr. Dapat sa pangunahing pagkain lang. Eh, di, isang po sa mga nauna, ang pangunahing pagkain, mga tamar, ha? O barley, o ano pa dyan, mga pasas. Yun kasi mga nauna. Hmm? Ah, kaya ito, sabi ko sa inyo mga kapatid, ito kasi ay panlinis sa mga ano natin, ha? Sa atin.
pagkain sa mga mahihirap. Allahu Akbar. Kaya, yun ang kagandahan ng utos ng Islam. At tandaan niyo mga kapatid, huwag na huwag kayong talaga magpalabas before na, ng sobrang advance ka na. Example, una pa lang ng Ramadan, nagbigay ka ng Zakatul Fitr, hindi po yan katanggap-tanggap. Dapat dalawang araw, isang araw bago mag-Salatul Eid. E kung nagbigay ka pagkatapos ng Eid, wala na. Hindi natin matatawag yan na Zakatul Fitr. Kasi ang Zakatul Fitr, mga kapatid, ay ano yan siya, ha? Ay binibigay talaga sa tinatawag nating binibigay natin yan sa before. Allahu Akbar. Kaya tandaan niyo mga kapatid, kasi nga mayroong ditong tapos ano pa, may tanong pa dito kung nagbigay ng pera. Ang pera hindi yun siya, ano mga kapatid. Ang pinakasunna talaga ay tinatawag na pagkain. Kasi yun ang binapalabas dati. Kasi kapag iba ang ano mo, malayo ka na sa sunna ng mahal nating propeta Muhammad Salam. At may sabi ko sa inyo kanina, kapag nagbigay ka ng zaka pagkatapos na ng Eid, hindi yun katanggap-tanggap. Ito ay tinatawag na sadaka na lang mula sa mga sadaka. Inshallah, sana meron kayo napulot ang mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.